Mayo po na hapon, ano? O, hindi pa napagpaduhayan siguro. Hindi na natin patagalin pa. O, yan, Mayo po na hapon po, Honorable Mayor. Ayan, Michael Dep Dunaga. Ano po, o. So, nabati man po niyo po siguro, Mayor, ano, mga concern po sa natin mga kabayan dito sa Bayan San Dimasalang na nawa sa pinghani na sana matuman ang health protocol na ginapatupad sa atong gobyerno, sa atong LGU. Pero yun, Mayor, kamo po ang mag-istorya. At maliban po dyan, diretso po ninyo ang atong po mga achievement, ang mga naibulig po natin. Hindi man po siguro dapat na sabi nga na, sabi niya, hapagbus siya magkasa, sabi niya bang ko eh. Yes, partner. Ganito kasi pa, partner. Eh, natural. Eh, dapat si Mayor na mismo ang magsabi. Eh, so be it kung anong mga sasabihin ng iba dyan. Oh. Nasabihin, ay binuhat niya ng kanyang sariling upuan. Oh. Hindi yan. Kung ano ang sinasabi, ibig sabihin yan, may katibayan. Oh, yun. So, Mayor, magandang hapon po sa iyo. At ano ba ang mga ginagawa natin sa ating departamento at sa ating nasasakupan, particular sa nasabing pandemya, ay na pagbigyan mo ba sila o hindi naman ma-place natin lahat, Mayor? Kung hindi, eh, ang sa atin is galaw-galaw pag may time. Kumusta naman, Mayor, po ang ating lugar? Bayan. So, good afternoon po sa iyo, Tanan, no? Lalo na po sa iyo, sir, na di po yan, ha? Una po, sabi ko gani po, when I was elected, this is my first term po as mayor, maybe the youngest mayor po of our municipality. Damo pa po ako siyang dapat maaraman, kag dapat pa po himuon. Damo pa po kita sa mga damgo, lalo na po ang natin po mga kagurangnan, ang natin po mga kabataan, damo pa po kita sa damgo na dapat po natin abuton. Pero dili po ini madadali-dali kay kada po hiwag sa gobyerno, aram po natin na igo po kita sa mga proseso na ginusunod. When I was elected po in 2019, unom lang po kabulan ako nagserve bilang mayor sa normal po na panahon. So, sabi ko gani po, sa first term ko po, bagantanan po na unos na pwede agihan. Ginagihan po sa among po munisipyo. Sa 2019 po, nagkaigo po kita sa Bagyong Tisoy. That is a very great challenge po para sa among munisipyo. Kaya we are a fourth class municipality na gamay po lang ang pondo, kagamay po ng munisipyo. Pero ina po ng Bagyong Tisoy, among po na nagpasan. Tanan po na nanginihanglan, among po na bulidan. Basta po nakaaraman namon. Kasi malisod po na magbulig sa usad na tao na hindi mo po aramang panginihanglan. So kailangan po aramon po natong kunanong panginihanglan bago po natong buligan. Kaya base po nagkakinahanglan sa usad na bagay, iba po na bagay ang nakatag nyo, hindi po natin nasudbad ang problema. Pag-abot po sa Marso, March 15 po ata, if I'm not mistaken, 2020, nagdeklara po siya ang total lockdown ang ating po gobyerno. So, tuna po si ito ang atin po mga health protocols, atin po yung patupan. Nagangayon po ako sa pasensya sa atin po mga kababayan sa Dimasalang na minsan po, dili po ninda na naiintindihan na nano po kay irong sinakahigpit. Nano kay pagmauli ka sa munisipyo sa Dimasalang, damo-damo ka sa papeles na dapat asikasuhon. Nano kay pagmauli ka sa Dimasalang, damo-damo ka sa dapat na himuon. Ini po, nagangayugad po ako sa pasensya kay kinahanglan po pano natong protektaran man ang natong po mga katauhan na adi po didi. Sa March 15, 2020 po, nagkaiguna kita sa atong po ginatawag na COVID-19 pandemic. No? Natanan po diri na normal. Ang pag-function po sa gobyerno diri na normal. Pero bago po ini nangyari, no? When I took my oath as mayor of the municipality of Dimasalang, I always instill po in my mind na kinahanglan po naton na himuon ang mga proyekto na dapat po pinakakailangan san panahon. Akon po nadumduman before na permi po narireklamo sa atin po gobyerno na nanon po lalo na po pag may mga emergency na sakit, no? Nanon po kay wara san ambulansya ang among munisipyo. That's the reason why po I requested sa atin po national government dili lamang po usad na ambulance kundi duwa na ambulance. So yan na po, kung makita nyo po ang atin po ambulansya sa munisipyo sa Dimasalang, ang pasensya na po sa akong mga kaurupod na mayor, pero pag ang amo po gayon, ang pinakamatahong sa entire probinsya sa Masbate. So, yan mga evidence po sinino, pieces of evidence po natin sa natin po ginasabi, pwede nyo po inima-check sa atin po Facebook account sa Local Government Unit of Dimasalang, LGU Dimasalang. Pwede nyo man po inima-check sa atin po website.
During our time po, nagkaigo po sa official website ang munisipi sa Dimasalang. That is lgudimasalang.gov.ph. So, pwede nyo man po ma-check ang activities po sa LGU. Medyo kaaralo lang po sa usad na parte siyang usad katawo na sabihon kung ano po ang iyang mga nahimuan. Kagdiri ko po panuugali magparasabi kung ano po ang atong nahimuan because that would be unfair. Opo. Kalisod po na baga kita po nagbuhat sa sadili po natong nabanggo. That's the reason why po I really wanted to encourage everyone po, no? To check po ang atong po mga social media accounts. Magbisita po kita sa atong po munisipyo para po maraman po natin kung ano po ang mga iba-iba po na proyekto na nahimuan po during my time po as your mayor. Kusad pa po, no, na bagay, gusto ko lang po klaruhon na ang proyekto po sa gobyerno hindi lamang po nalilimitahan sa atin po mga infrastructure projects. Damo po siyang sektor na dapat po natin pukusan. Kag-aram ko po na sira maintindihan niyo po na ang atong po mga problema, aram ko po na damong problema, kay dili po ina nawawara sa usad ng munisipyo, sa usad ng probinsya, kag sa usad ng nasyon. Kaya lamang po gusto ko po maintindihan niyo na ang problema po naton, kinahanglan po naton ini siya usad-usadon, pagsulba, pagamay-gamay. Nano po kay ginasabi ko po na pagamay-gamay, kay aram po naton na ang aton po pondo are very limited. Machi-check niyo man po ina sa aton po munisipyo, no, sa mga offices naton. These are very limited. Na kundiin po, ginagahing-gahing po naton. Igo po kita sa problema pag-abot sa social, pag-abot po sa atong health, pag-abot po sa atong environment. So damo po ang dapat pagpukusan sa gobyerno. Kag-aram ko po na damo pa man po kita sa infrastructure programs na dili pa po nahihimo. Kag-aram ko po na kinahanglan. Pero rest assured po sa atong po pumuluyo sa Dimasalang na ginahimo po naton ang tanan. Ang tanan po natin na makaya na pagamay-gamay ini na atong mga panamgo mag-abot po kag ma-realize po natong tanan. Mm-hmm. Po. So aram ko po na sa among po miski dili pa po natong sabihon, no, aram ko po na ang problema po namon didi na pinakauna is ang kamino. Mm-hmm. Kay ang dati po na naging problema po sa lungsod sa Dimasalang amo po ang tubig. Mm-hmm. Amo po inan sa health sector po natin na wala nga ni kaming ambulansya. Pangduwa po, ang tubig. So yan na po, miski maghunga po siguro kamo, we are very proud and I'm very thankful po sa aton po, opisina sa Waterworks. Kaysa nag-ilistoryahan po kami kung ano ang problema, among po ininasulpad, kag maybe po you could ask people around in the municipality, 24/7 na po na nag-aandar ang among po water system. Which is, sabi nga ni po baga ninda, water is life. Mm-hmm. So hindi po yan na, very proud po kami na dayon po ang pagturo sa tubig sa among po mga gripo na basta po substante lang po ang source po namon. Pero sabi ko gani po, we will not stop there na every year po nag-allocate kami para po magkaigwa kami sa another source sa water supply po namon. So, aram ko po na ang kamino po, ayaw po kamo kahandan kay nagpapaniguro po kami na ini po ng mga kamino sa atong mga pabukidan, painanghinay po atong po mapa trabaho yun, no? So dili man po ini madali-dali kay dili actually po ang pundo na kinahanglan para po sa among kamino mas dako pa po ang pundo na kinahanglan kumpara sa ira namon kada tuig. Yun lang. So sira po kay tindihan ini sa atong po mga pumuluyo, no? Pero rest assured po na nagapaniguro po ang atong po mga municipal officials para po ini napakamino naton madayon magkaigwa na po kita sa atong po kamino pa kita sa kabukidan. So, partner, na pakinggan natin ang mga achievements at mga ginagawa. Ika nga, na ating mabiting mayor dito sa Dimasalang. Mm-hmm. Eh, partner, tanungin natin kung halimbawa, siyempre, ano ang mga plano pa niya sa susunod na taon kung may halal muli dito sa bayan ng Dimasalang. May papadayon pa? Oo. Ano ang mga plano mo po sa darating pang taon sa mga project? Actually po, sa matuod lang, no, I am a person po na really don't divulge the plans kay nano po. Malisod po na mapangako natin sa tao tapos din natin matupad. So, mas matahong po na kung pag-abot po, aramang po inisan mga pumuluyo dito na nangangawan na lang po sindabura sa announcement pero ang proyekto po nag-aabot. Pero po sa ambulansya, pero po sa among municipal isolation na sabi nga ni po sa akong sang region, they congratulated Dimasalang, the municipality of Dimasalang, kasi from the bayanihan one po na pondo,
usab lang po ang dimasalang siguro or siguro pipira lang po ng munisipyo sa probinsya sang Masbate ang nakapatindog po sa usad na building na concrete, mm-hmm. two floors po ini, no? Na municipal isolation. Mm-hmm. Because we know po that this fund po, no, could be utilized again. Ini po na building, mayu-utilize po kaya po naton pag human po sini na pandemic because we are expecting po that this pandemic will really end. No? So, para dili po nasasayang ang kwarta sang atong po gobyerno, kaya nagpatindog po kita sa building na magagamitan po kaya po sa pumuloy, sa dimasalang pamaagi po sa municipal government. No? So, malisod po na magsurmaton kung ano pa na atong mga plano kay base po ini mapako. Mm-hmm. Ano po kay kadamuan sa kita sa atong po mga public servant, mga buhaon. Okay, matahong po ang inda plano. Kaya lang pag naplano po natin, it doesn't necessarily mean na ang plano mo po is mapupunduhan. Yun lang. So, kinahanglan po, before we plan, we make sure po na igo po ganyan dinasan, pondo. Kasi nagatuod po ako na tanan na gusto po mag-servisyo sa gobyerno. Matahong po ang inda intention. However, ang problema po natin is ang kumpanyo natin hihimuon pag-ada na. Because sometimes po, we plan very big, pero ang pondo po sa gobyerno very small. Kapos. Diba? So we should understand that po, not because I don't have any plan po pag abot sa panahon, kundi mas matahong po na masulmaton kita pag sigurado na. Yun! Okay. So, partner, ayon sa kay Mayor, ayon niya magsalitang tapos na hindi man lamang halimbawa na kumpleto, Ricardos. Oh, natural. Diba? Siyempre. Ayon doon eh. Ay, dapat nandun na bago ka magsalita, ay kailangan ando na, makikita may pondo. Okay. Kasi hindi mahirap kasi mag sabi nga ni Mayor, malisod ha, malisod magtuga na dili man matuman kay katus man sa pondo. Oh. Sabi yon naging buhaong ka pa. Correct. Ha? So, ganito na lang partner siguro. Para sa ating mga kababayan dito sa munisipyo ng Dimasalang at sa iba pa pong nanonood sa atin worldwide. Mm-hmm. Eh, mga parting words lang siguro ni Mayor para sa kanya mga nasa sa buka. Oo, siyempre, eh, mga taga-tikaw na nagkakita sa aton, eh, no? Ayan, si Virilio Ribas, taga-tikaw yan. Ayan, si Leomar Baldimuro, taga-Balino to, eh. Pero ano yan, nasa Mubo, siya nang ano ni Mayor doon isang bastion. Kamusta ka muna? sa aton po, no, na aton sa mga taga-munisipyo po siyang Dimasalang, una po gusto ko po magngayo po sa iyo siyang, or maghatag po sa iyo siyang akong po nakudakot ng pasalamat. Because during po the 3 year po or almost 3 year po na akong pag-aservisyo sa iyo, nakita ko po na miski pa paano kita po nag-uurusan. Pag-urusan po na lungsod nag-uurusan, dako-dako gad po ang ating pwede po mahimuan sina po ng mga oras. Dili po natin aksayahon ang ating mga panahon o mga oras para po kita magsuruay dahil lang sa politika. Tama. Kasi po, nagatuod po ako na iba-iba man po ang aton opinion, iba-iba man ang aton prinsipyo, pero aram ko po na gusto lang po natin sang kaayuhan sa aton po lugar. Pero there are proper channels po, kada po ang, bukas po ang mga opisina sa aton po munisipyo, kagbukas po ako na mamati po sa iyo man po mga suggestions. Kaya nagatuod po ako na dili lamang po usad na tao ang may monopolya sa tanan ni Indiya na matahong. It is very important po to a leader na mamati po sa iya pumuluyo. That's the reason why if you wanted something to be done, you just suggest it po in a way. Ayaw, dili po kita magpara bukas ang usad na problema na kita po mismo wara kita sa solusyon. Mm-hmm. Because sabi po ninda, kung sige lang po natin sabi sa problema na ikaw mismo dili mo masolusyonan, ayaw na lang po ano yung pagsabiha. No? Pero we could always suggest it po or we could float it. Pero kung anong umpo natin sa atin sa diri kunigo po sa problema, kita po ba na nag-open sila ng problema? Na ano po ba ang atin nahimuan para masulbar man ina? Because not everything po should be diri po natin dapat tanang ginaasa sa gobyerno. Because every one of us po, no, has a responsibility as a citizen, as a pumuluyo, as a father, as a brother, tanan po kita, igo po kita sa responsibilidad sa atin pumuluyo na ginaistaran. Dili po tanan na problema dapat ipasa natin sa iba o dapat po natin ibasol sa iba na tao. Because sometimes po, minsan po din natin naharaman na kita na po galing nag-create sa problema. Mas matahong po na magkaigo po sa discussion to solve a problem. Dili po para padakuun pa ini siya. Mas matahong po na kung igo po kita ng mga suggestions, rest assured po na papamatian natin ina. Pero ayaw man lang po kamo pagkamahay, no? Because sometimes po,
ang pagdedesisyon diri naman po dapat ang yun na talingan yung ginapamatian, kundi dapat po pati man ang usad man na talingan. Yan. Kung parehas mo baga sa coin, there will always be two sides of the coin because ina po na duha na coin parehas hindi may punto. Ang natin po dapat isipod, nano po ba ang ikakaayo sang kadamuan, wow, diri po sang pipira. No? So siguro po, nagpasalamat po ako sa tanan po na taga-munisipyo sang Dimasalang sa iyo po padayon na pakipag-usad at pakipag-ooperar sa atong po munisipyo. Kag rest assured po no na ang sincero po na pagserbisyo kag ang hali po na serbisyo hali po sa puso atong po ini ipapadayon. Kaysa kita ko po naging matahong po ang atong natunaan, atong po ini siya ipadayon. So, salamat po gayon sa iyo tanan. Salamat po. Yon, damo-damo po na salamat kayo. Salamat po. Napakaganda sa ano. Yato bang man ang camera sa kamay mo? Ha? Napakaganda sa team word ni Mayor. Napaka makahulugan. Gusto ko puruton, ha? Napaka ano eh, di ba? Hindi, sa sabi ng mga guru natin, ang coin, yung coin or sincerio, di ba yung halimbawa peso? Yung peso is bilog. Di ba ilang side mayroon ang circle? May side ba yan? Mayroon side yan. Anong side? Inside at saka outside. Ayun ba yun? Anyways, napakaganda sa mga sinasabi ni Mayor. Sino mga sinabi niya? Ano, brother, parang gusto ko sana akong siya para sa akin lang, ha? Sa akin lang. Opinion, solution, at saka suggestion, o ano. Abogado eh. Eh, matibay talaga. Parang hindi, abogado eh, parang pare, no? Ay, hindi. Actually talaga, gusto ko mag-panis. Alam mo? Di ba, dapat lang naman may takot ka. Oo. Ilang bibo, nanginuna niya, sabi niya, kailangan mayroon kang sinisiridad. Oo. Mayroon kang, yung parang may wisdom. Oo. Para sa atin, may dagdag. Punto, ang galing na punto yun. May dagdag ka kay Mayor. Anong inadagdag mo? Chicks. Wag! May meaning din ang chicks. Ano yun? Literacy. Ano? Courage. Literage. Now? Humanity. Oy! Di ba? Oh, ano pa? Literary. Oh. Integrity. Oy! Literacy. Ano? Literacy pa, Mayor. Oh, ano nga? I-search mo yan. Letter K. Ano? Knowledge. Ah! Okay, knowledge. Ano bagay ko? Tapos, ang last, may is, di ba? Oh, ano? Chicks. Ang dami. Skills. Wow. Ang literacy, bahala ka na mag-search. Kayo mga nanonood ngayon. Okay, by the way. Bakit mo nailabas yan? Oh, ano? Kasi marami tayong mapupulutan kayo ngayon. O, yun naman talaga totoo. Yeah. Wala lang sabihin niya sa kanyang punto eh. Mm. Siya nag-kandidato pagkamayo para pangalagaan ng lahat ng... Hindi lang yun, may punto siya eh. Para magpasurugoon, hindi magparasugo. Oh, correct. Galing, no? Boy. Yun ang pinaka-punto niya eh. Kaya pag-abot sa iyo, balay, siya naman masugo. Kaya yung partner natin, sabi pa ganya, sabi niya, kasi mag-asawa na ako, anong gagawin mo sa asawa? Sabi niya, may may kabulig ako sa balay. Meron lang. Anyways, Bago na magparang sa atong programa, matiyon mo ka ng mga viewers natin. Ayan o, ay magandang umaga po sa kay Maridic Sangunis sa Libot. Siya po yung nakatotok sa atin. Uy, kuhan nito. Hindi ko muna sasabihin ha. Basta kung anong dala ni Mayor, yun na siya. Roel Saldivar, G. Bahandi Soliano ng Metro Manila. Ayan. Baba mo. Yan ang. Dami viewers yan. Okay. Naglalabas. Uy, si partner ni Ricky Dato ng Uson ha. Uy, Uson to. Si Dora, uy, former barangay kagawa Dora Pohol ng Masbate City, Barangay Kinamaligan. Lumar Baldimoro, former barangay captain ng Kanhunday Balino. Yan, kay Ding Natural, sa good afternoon, taga San Bato. Yan, mga, ang iba hindi ko makakilala. Eh, no? Kaway-kawayan mo na lang. Kaway-kaway lang, ang dami nila. Eh, oh. Yan. Good afternoon po. Yan, sino pa ba yun? Okay, si Bribas. Oh. Okay. So, okay, maraming salamat po. Ito rin po si Jess V. Ng Trimedia Online Channel. Nagsasabi sa inyo na dapat tayo'y sumunod sa nasabing mga guidelines or health protocol. At siyempre, nasa Republic Act 9003, huwag na huwag nating pabayaang pag-alagala ang ating mga basura sa ating sanlibutan at huwag din nating turuang lumangoy ang mga basura sa ating karagatan. Iyon. Kaya people, maglinis po tayo sa ating kapaligiran dahil ang kalinisan ang susi ng ating kalusugan. Yun, si Manny Buxing. Nagpabal si Manny Buxing. At yung mga aso nyo, huwag nyong bayaang magpag-alagala sa labas ang dami nangangangangang. By the way, maraming salamat po, Honorable Mayor Michael Dirk Dunaga, Mayor ng Dimasalang, sa inyo pong pag-unlock sa... By the way po, at kami po siguro, tomorrow naman,
pag medyo tinagan pa kita sa utot sa mga Diyos para po kayo magkasurbi. Sana po na warang kapas sa kapalitan na paman sa taong bayan sa programa po. Sana naman po mas balit tayo media online channel. Mabuhay po kamo. Mabuhay. Bye-bye.